Ngayon guys, ibibigay natin ulit yung, ano, yung crane sa kanila. So, yung barko na to is tanker ship. So ngayon, may mga pangalan sa gilid, may mga markings dyan. So kaya yan, may DO, FO, RT. So FO, magbibigay tayo ng ano, fuel oil or heavy fuel. Dahil meron yung karga na high sulfur at saka very low sulfur. So sa ngayon, i-test po natin yung crane para ano, para makita nyo lang. Guys, napasok na natin sa loob ng relays nila yung ano, yung bunker hick or crane kumbaga. At saka yung itim na yun nakakawit, yun po yung hose. Kukunik nila sa manifold nila. So para mag-commence na po tayo ng ano, ng refuel. So yung barko na to is tanker ship. So iba-iba kasi yung ano, yung mga connection. Sa tanker ship, yung connection na nga mga ano, refueling nila sa gitna. Pag container, depende. Mostly sa likod, sa ilalim ng bridge nila. At saka cargo ship, sa likod din. Cargo, mga bulk, mga container sa likod. Pero meron kasi minsan ano, na container ship na yung wheelhouse o yung bridge halos na sa gitna ng barko. Ayun. So, sana po nakita ninyo. Tingin lang ka ba yan? Oo. Oh. Guys, ito po. Binibigyan po natin yung, ano, yung emergency stop. Okay ka ba yan? Paano? Dara. Yan guys, yan po yung emergency stop. So bibigyan natin sa C-ship para in case of emergency, kung halimbawa may problema, pwede nila i-push yung button ng emergency stop. Tapos automatic na po yun, shutdown yung bomba. So walang mangyayari. Okay, yung dalawa na yan namintura sa gilid. Okay my friend, thank you, see you next time ha. No whiskey ha? Yeah, no whiskey. So, namintura po sila ng drafts nila sa gilid dahil medyo nabura na yung pintura. So, sa ngayon, akit po sila ng ano, ng gangway. Alright. So, guys, yun po yung ano, yung bababa po yung ano, coronavirus sa gangway. So, yun guys. So, that's it. Hi! It's good, huh? Good weather. Is it YouTube? Yes. So sa ngayon guys, medyo super busy po tayo. So nangyayari, tatlo po yung bunker ship. Nag-bunker sa C-ship. Sa running vessels, kumbaga. So sila po ay empty at kami po ay fully loaded. Kaya medyo mababa po tayo. At saka sila kasi empty, so lumutang. So sa gilid may nakabitay. So yung gilid na yan, makikita nyo. Yan, i-zoom natin. Yan o, yan. Tinatawag naman dyan is pilot ladder. So dyan umakit yung pilot or yung mga controller, yung mga surveyor, kung mag-checking sa mga draft or pumunta sa bunker, kumbaga.
Tapos ano? Okay, wait. Tapos yung ito naman is gangway. So mas safety ito. Okay? Kasi pili tayo makyat. So they are very invasive for refueling for bunkers. Sabay-sabay na lahat kasi paalis itong barko, kaya lahat ng bunker pinagputakte. Right? Okay. So may tatlong bunker. So actually yung isa nakaantay din sa likod, isang inland ship. Ayun. Pero anyway, hindi naabot yung crane nila dahil may tatlong barko na dumidikit. Really. Okay. So let's see what we can do. So lahat sila ngayon dahil summer, naka t-shirt saka naka short. So sa ngayon, meron tayo mga namintura sa gilid. Nasisip. Mga tawag ito, mga Indiano. So pinupintrahan nila yung mga plimsoll mark, yung mga draft, para makita nila. So pinupintrahan po nila yung yung gilid ng barko. So may draft sila na 11 meters. Para at least medyo makita, kasi medyo na-erase na yung gilid. Okay? So ngayon, summer time, sobrang init. Kaya ito, ugaling Pinoy, cover. So, dito na tayo guys. So ngayon, sa nakikita nyo sa harapan, ito po yung nakabitay na. Okay. Saka sa likod natin, mayroong tayo ng picture. Yan. Which country you came from, my friend? India. India? Yes. Came from India? Yes. Hello! Yarmayan! Hello, kabayan! Good, eh? Okay. So, sa ngayon kasi, sobrang init. So, ang ginawa po natin, nag-simi ninja po tayo. Ito. Ito na sa ilim ko yung tuktok. So, at the same time, sa likod, marami pong seagulls. Kasi binibigyan po na ng pagkain. So, ayan. Seagulls sa likod. Ano? Seagulls, lumilipad. Yun. It's my friend. Okay. So, sa nangyayari kasi, sa sobrang init dahil summer nga. So, alam mo tayong Pilipino, mahilig po tayong magbalot. Para hindi tayo masunog kasi sanay tayo sa init eh. Yung mga puti kasi, pag summer tayo, nakahubad. Alas naka-short, t-shirt. So, yan. So, yan guys. Yung kabilang side, tatlong kasi, tatlong bunker ship. Tatlong dumikit sa ship. Yung isa na yan, nakaturo. Nagbibigay po sila ng ng diesel. Yung pangalawa, bibigay po sila ng AB fuel. Kami naman, barrel of sulfur. So, minimix sila po rin yan. So, ayan na guys. Gusto ko lang i-share sa inyo about sa mga refuel namin. Kumbaga sa pagbigay namin ng bunker sa ship. So, ang nangyari, nakaraan kasi, tinuturo ko sa inyo, yun, isang crane lang namin. So, sa ngayon, medyo busy, tatlong crane na. Ang nangyari, yung ibang crane, yung product kasi binibigyan nila is diesel. Saka yung karga namin is very low sulfur. At saka yung kabila, high sulfur. So, minimix nila yan. I don't know kung paano na gagawin dahil mga engineer na nakakalam yan. So, ang nangyari, kukuha tayo ng sample. So, yung sample na to, apat na bottle. Okay? So, sa apat na plastic bottle nito, so, lagyan po natin ng selyo. So, kagaya nito. Okay? So, maraming papilis din kasi binibigay natin sa sisip. So, ang paglagay ng dito, sa butas. Okay? Paano yun? So, at the same time, diretso tayo dito. Pasok natin dito. Ang paglagay lang ng silya yan, guys. Okay. Itong sample lang. Paano maggawa ng silyo? So it means kukunik po natin dito. Parang lang, parang taximeter. Okay, like this. So apat na klase kasi ito. So yung iba may mga tag kasi may mga silyo number to. Silyo, ito, sa gilid. Tapos yung ngalan dito na B, ibig sabihin bars 2. Tapos yung iba M, means marble.
Saka V is vessels. So bezel at saka marble, ibibigay po natin sa C-shape. So sa ngayon, kunwari, nalagay po natin ng selyo. Yung isa, may code yan. So yung code, let's say 6A. So, lagay po natin ng ano? 6A. Saan kaya? Barge 1. Okay. Kami rin po maglagay ng selyo. So, barge 1, pareho lang sa seal number. Sa selyo number nila. So, connect po natin dito. Dikit lang. Stop. Okay. That's it. So, same situation lang. Ganun din po sa ibang ano, sample. Ganun din po yung gagawin natin. Lagay natin ng ano? Ng sticker. So, ayun na guys. Bali, nakalagyan po natin ng sticker. Nalagyan po natin ng selyo. So, mangyari, yung dalawang, ano, yung dalawang product, maiwan po sa amin. So, yung dalawa, ibigay po natin sa Marco. So, yung dalawa, barge 1 saka barge 2. So, dito po sa amin yun. Tapos, ang mangyari, itong sa, ano, marble at saka bezel, so, ibigay po natin sa C-shape. So, yun lang. Okay. Every time kasi magano magbibigay po kami ng bunker. So bibigyan po natin sila ng sample at the same time sila din magbibigay po ng sample. So just in case of emergency, kunwari masaraan yung makina nila because nga mali yung ano yung product na binibigay natin instead ng beer lozol 4 or binigyan natin sila ng ano. So ang nangyari, i-laboratory po yung sample na binigyan natin. So yung sample nila at saka sample natin i-match yun kung pareho at saka tugma. So at the same time, kung walang problema sa sample, so ibig sabihin, iba yun po yung sira nila. Normally guys, bago pa na tayo mag-start ng bunker, so si surveyor at saka yung engineer sa barko, bababa po yan sa barko natin. So mag-sounding sila. Ibig sabihin ng sounding, susukatin yung mga tanke namin. So after sukat, ipiprinta sa computer, tapos sisignaturean, dadalhin sa C-shape, tapos after ng bunker namin, babalik yung ano, ipiprinta ulit kung sila nanatira para kung ilang liters po yung na-deliver namin sa barko. So, mangyari, si Ilonggo Tikto, ako, taga Pampang lang. So, si Kapitan, sila po kasi sa documentation. So, sa kasiling, sa barko. Yun po kasi yung, ano, yung inland ship. Bali, sa sea ship, bali, low category kami. Kumbaga sa Pilipinas, inter-island, so kami minor patron, so chief mate nila. So si Kapitan, yun po ang major patron, so captain nila. Sa C-ship, iba po yung category, high level po sila. So parang ganun po yun. Turista ang aking mahal na nobya, hilig niyang mamasyal sa Apinida. Tinuturong lahat ng maibigan niya, bilmo po ang maririnig sa kaniya. Bilmo po yun, bilmo po niyan, ha? Sabi ng minamahal kong nobya, upos ang pera ko pati ang barya. Ganyang kagrabi ang mahal kong nobya. Wara at butas ang bulsa, wala nang natira sa aking pera. Sa Monoy Mix Club.